Okay, so this is probably your most requested video, guys. And sa wakas, nandito na yung ating Huawei Nova 8i. Hey guys, it's your Tagal Mary and welcome back to my channel. So, usapang Huawei naman tayo. So, bale sa pagkakaalam ko, no guys, itong Huawei Nova 8i, yung kauna-unahang Huawei smartphone na pag-uusapan natin for this year 2021. So, this is one of our first. So, itong Huawei Nova 8i, hindi lang ito yung release ni Huawei, guys, recently, but they also launched the Huawei Nova 8, yung medyo mas mahal or yung bigger brother ng Nova 8i. And they also launched their new Huawei MatePad 11 that we'll be reviewing as well. Ito yung tablet na nasa likod ko ngayon. Okay, so what makes the Nova 8i, let's just say, promising? In general kasi guys, yung Nova series ni Huawei, ito yung pinaka the best series nila talaga. Dahil nga mabenta to sa mga Gen Zs natin dyan, lalong-lalo na yung kanyang design. And of course, yung to be specific, the camera specs. Before we unbox the newest Huawei Nova 8i, sabihin ko muna yung pricing and availability. Syempre, alam kong ito yung inaantay nyo. Huawei Nova 8i retails for 13,990 pesos. Actually, right now, it's available for pre-order. And kapag nag-pre-order kayo, sa pagkakaalam ko, may libre kayong Huawei Band 4. Aside from that, may libre ring, Huawei wireless charging lamp, and as well as a Huawei member center benefit. So right now na nagfi-film ako, ECQ pa rin. So malamang sa malamang, pwede natin itong bilhin sa Shopee, Lazada, or kaya naman kung sa place nyo ay hindi ECQ, pwede naman sa mga Huawei stores. And of course, their official Huawei website. So unboxin natin yung Huawei Nova 8i. Ang itsura ng box niya, katulad pa rin naman guys ng mga previous Huawei Nova phones. Kaso lang ito, medyo mas iba na gawaan itong pinaka parang Huawei App Gallery logo. Actually, it's a QR. Isiscan mo lang to sa phone mo, tapos it will give you instructions or you will be guided kung paano kayo makakapag-download ng mas mabilis at mas madali. Anyway, wala yung phone natin. Bakit? Kasi ito na siya. Nasa labas ng box. Kasi ginagamit ko na po. Medyo matagal-tagal na. And itong box na ina-unbox natin ay yung kanyang retail unit. Sa loob ng box, of course, meron tayo dito, katulad nung meron tayo sa labas, a QR code on how we can find application sa app gallery. Isascan nyo lang to. May smaller box tayo at nandito po yung paperworks natin, katulad ng instructions and warranty card. At syempre, yung panundot natin. May libre rin tayong jelly case. O, diba? May bilog tayo sa gitna. And alam nyo ba, itong Huawei Nova 8i, to be specific, it really does remind me, guys, of the Mate series. Ito yung flagship ng Huawei. So, parang doon nila ito in-adopt. And of course, yung ating tumataging ting. 66-watt power brick. Grabe, no? For a mid-range device at this price, may 66-watt tayo na charging speed na makukuha. May USB Type-C cable rin tayo na may orange accent doon sa dulo. At syempre, may earphones na may headphone jack. Ayan, meron nga guys. So, expect nyo na may headphone port din yung ating phone. Okay, so ito na yung ating phone, the Huawei Nova 8i. Again, ang sasabihin ko sa inyo guys, mukha nga siyang talan. Oh, alam nung nasa isip nyo. Medyo hawig niya guys yung Mate series ng Huawei. So yes, from the camera array to the rear panel, it looks very premium and mukha siyang flagship for me. Itong Huawei Nova 8i guys, tatlo naman yung kulay niya. Ito yung Moonlight Silver, it's also available in blue, tsaka may black din tayo. Kung i-describe ko yung design niya para sa inyo, meron siyang, honestly, it kinda looks pinkish to me, no? Hindi siya mala-silver tignan. I'm not really that complaining, pero sobrang reflective nung kanyang rear panel, which is why kapag tumingin kayo guys, pwedeng-pwede kayong manalamin sa kanya. It's also very smudge magnet, so expect cleaning this device ng mas madalas kaysa sa mga smartphones na may matte finish. Sleek naman ang kanyang itsura guys and very slim. And may certain feeling ako na nararamdaman sa kanya that every time I hold it, I really do feel like namamahalin yung device na hawak ko. May ganun talaga siyang feel guys. May mga smartphones kasi na mahal, pero parang mumurahin lang yung cellphone na hawak mo. But with this one nga, if there's a chance na pumunta kayo sa isang Huawei store at mahawakan nyo yung Huawei Nova 8i, I attest to you, same feeling yung mararamdaman nyo. Very premium talaga. Probably dahil doon sa kanyang 4D curvature at doon sa kanyang gradient
color. Although to be specific guys, ha, plastic po yung ginamit dito sa panel niya sa likod. So diyan medyo mukha lang talaga siyang glass. And to be exact, ang weight niya ay 190 grams. Pretty heavy no guys for a plastic device. Pero again, it adds a premium feel. May volume rocker tayo and the power button that doubles as a side-mounted fingerprint sensor sa kanan. And then sa ibabaw nun guys, may headphone jack tayo and secondary microphone. And baka magtaka kayo kung bakit siya maraming dots sa ibabaw. Actually guys, no, sa pagkakalam ko, it's not a secondary speaker but an earpiece. Mamaya malalaman niyo kung bakit yung earpiece niya ay located doon sa pinaka corner or border nung Huawei Nova 8i. And then below, we have the SIM tray, microphone, USB Type-C port, at yung kanyang speaker grill. Sadly guys, yung SIM tray niya, hindi po siya expandable via NM card, pero dual SIM naman siya. By the way, huwag kayo mag-alala guys, kasi yung side-mounted fingerprint sensor naman niya ay mabilis at responsive. Okay din naman ang placement, sakto every time na hawak ko yung device on a regular position. Ngayon, kung usapang display naman tayo guys, ito yung very much impressive sa device na to. Meron siyang edgeless display or tinatawag na Huawei edgeless display with an ultra narrow bezels at the top, left and the right sides with a screen to body ratio of 94.7%, which is giving you a more immersive experience. And of course, para naman doon sa kanyang size guys, it's 6.67 of IPS LCD display na merong full HD plus resolution. Meron din itong wide DCI P3 color gamut. So, ibig sabihin lang naman ito guys, despite it not having an AMOLED display, it's still gonna give you rich colors, fine pa rin naman ang kanyang details, and better din naman ang kanyang visual experience. Feeling ko no, yung nagpapanalo talaga sa display ng Huawei Nova 8i is yung tinatawag nga na edgeless ni Huawei. So, paano nila ito na-achieve? Kasi nga guys, yung ating earpiece nasa bandang ibabaw siya. At makikita nyo lang pag tinignan nyo, of course, yung ibabaw na part ng phone. Don't worry guys, hindi porket na iba yung position ng ating earpiece, medyo mag-iiba rin ba yung call sound quality or baka medyo lumayo siya sa tenga nyo. Hindi naman, same pa rin naman yung experience ko sa kanya compared to other phones na nasa regular placement ang earpiece. I do think ka guys, kung tatanungin niyo ako yung ganitong klase ng setup, maganda siya and I do think dapat din itong gawin ng iba pang mga phones na i-release. It really does help guys na magkaroon ng immersive experience. Siguro mas panalong-panalo tong display na to kung AMOLED yung display niya. Aside from that, itong Huawei Nova 8i, hindi lang ito pati yung 8, meron siyang eye comfort feature na nakapasa naman sa TUV Rheinland Low Blue Light Certification. Tapos, if we go to settings, meron din tayong tinatawag na natural tone. We can go to settings, display and brightness, tapos color natural tone. Pwede tayong mamili dito between warm or cold light. Depende sa kulay or klase ng environment yung gusto nyo. Ngayon, isa sa pinaka-impressive dito sa Huawei Nova 8i based on my experience for the past few days is of course the cameras. To be exact, 64 megapixels yung main camera niya. CMOS sensor yung ginamit sa kanya and aside from that, meron din tayong 8 megapixels na ultra-wide camera, 2 megapixels na macro camera, at 2 megapixels na depth sensor. And huling-huli, meron din tayong 16 megapixels for the main camera. Guys, let's have a very quick camera tour muna bago natin pag-usapan yung set of photos that I took using the Huawei Nova 8i. So, opening the app, we have of course the auto mode wherein dito sa pinaka-right corner meron tayong zoom toggles between 1x and wide. Medyo struggle lang dahil wala tayong dedicated toggles if we want to digitally zoom for 5x or 10x. Kailangan nating mag-pan using the two fingers. Then sa pinaka-ibabaw, meron tayong AI camera, yung flash natin. And then of course, meron din tayong mga filters like sentimental, impact, Valencia blue, and more. Siyempre, nandito rin yung ating settings. And going to the portrait mode, pwede natin gamitin yung kanyang beauty mode. It also has a night mode na pwedeng gamitin only for the main camera but not on the ultra-wide or any cameras. It also has the aperture mode. And then guys, kung pupunta tayo sa more, meron tayong pro mode, panorama, HDR mode, time-lapse,
speakers, super macro, and high resolution. And then going to the video resolution, hanggang 1080p lang yung ating capability both on the front and the rear cameras. So sa dito, those who shoot videos guys in 4K, hindi pa capable yung Huawei Nova 8i doon. Wala rin tayong stabilization or ultra steady mode sa kanyang video settings. So, with all those said, Mary, what makes the camera of the Huawei Nova 8i great? Actually guys, kasi dahil siguro ito doon sa kanyang over 1.7-inch sensor na capable to get more light intake than a small-sized sensor. Syempre guys, the larger the sensor, the better the quality you get. So camera samples pa lang na nakikita natin ngayon guys sa ating B-roll, it really is a clear upgrade from its predecessor na Huawei Nova 7i. The photos are very detailed, lalong-lalo na doon sa main camera na ginamit natin. It's also vivid but not to the point that it doesn't look natural. And zooming in, we also still have enough details kung ika-crop natin yung photo. Now, talking about ultra-wide photos naman, wala namang masyadong lost when it comes to its quality. Yun nga lang guys, ultra-wide camera is talagang best used outdoors or under direct sunlight. So if you guys want best results para sa kanyang ultra-wide and zoom photos, sa daylight sila magandang gamitin for a better camera experience. Actually, yung digital zoom na kaya ng Huawei Nova 8i ay up to 8 times. Of course, merong mga noise sa ating mga 8 times zoom images. Hindi naman ito maiiwasan. Hindi rin naman ako mag-expect guys ng dedicated telephoto lens for its price. Medyo disappointed lang ako na hanggang 8 times lang ang digital zoom niya compared sa mga competitors niya. This is if big deal sa inyo at medyo madalas or mahilig kayong gumamit ng zoom. Ah, diba zoom? Puta ka gumagas. Parang nagjo-jockstone. Now, for the night mode, hindi naman sila disappointing. Nakatulong naman guys yung ating dedicated night mode. It also took me for around 5 to 6 seconds guys para makapag-capture ng mga night images. Aside from these, maganda rin naman guys ang kanyang portrait mode. Maganda yung kanyang subject to background separation, which is good lalo na if gusto nyo na ma-achieve yung mga creamy or bokeh effect na mala SLR. May mga macro shots din tayo dito guys na decent enough naman, especially if you want to come closer to the subject. Although syempre ako guys, alam niyo naman ako, hindi ako masyadong palagamit ng macro camera. Pag-usapan yung paborito ko, which is the charging speed, pag-usapan muna natin yung operating system niya. It is based on Android 10 na merong EMUI 11. I know baka medyo nag-expect kayo na magkaroon siya ng yung bagong Harmony OS ng Huawei that can be found on their new Huawei tablets. But to be honest guys, kung pag-uusapan lang naman natin yung user interface nung sa Harmony OS and of course itong EMUI, there's not much of a difference. So, kumbaga, wala namang major change or wala rin naman akong na-experience na learning curve. So, katulad ng mga predecessors niya, you'll have to download the applications through the Huawei App Gallery. Ngayon, if hindi naman ito available sa Huawei App Gallery, you'll have to use the Petal Search widget. Ito yung built-in search application to find third-party application repositories katulad po ng APK Pure, which let you download other apps as APK files. So, halimbawa, no, guys, bago yung phone nyo, syempre, bago. Pag-open nyo agad nung phone, pagka-setup nyo, magre-recommend yung device ng a few applications that are, of course, optional para sa inyo na pwede nyong i-download. But, guys, unfortunately, hindi siya downloaded agad. You have to pre-download it. Kumbaga, nandun lang for you guys not to research anymore. Ako, para ma-access ko yung YouTube, I access it through the browser app tapos gumagawa na lang ako ng shortcut sa home. So, ito yung mga apps mainly na uso or sikat dito sa ating bansa sa Philippines. Para lang din meron kayong idea, diba? In case na nagpaplano kayong bumili ng Huawei Nova 8i. So, yung GCash, guys, pwedeng i-download sa App Gallery. Shopee, TikTok, meron din ito sa App Gallery. Even Mobile Legends. Google Meet is, if you guys are wondering, if it's partially working sa browser. Facebook can be downloaded as well sa App Gallery. Zoom Cloud Meetings, of course, pwede rin ito sa App Gallery. Messenger, pwedeng-pwede sa App Gallery. Instagram can also be seen on the App Gallery. Netflix, Asphalt 9 App Gallery rin, and many more applications. Now, one good advantage guys sa pagkakaroon ng
Huawei device is yung benefit na makukuha natin to be part of their ecosystem. Lalong-lalo na if yung iba nyong gear ay Huawei as well, like having a Huawei laptop, Huawei MatePad Pro. Dahil meron nga silang tinatawag na multi-screen collaboration, you have the ability to transfer files back and forth as well as their recently released MateView displays. So yun guys, isa yun sa mga way for us to obtain maximum benefit. O, diba? hindi ko alam saan nang galing yun, pero medyo ang galing ko dun, no? Naisip ko yung phrase na yun. So yes, you can invest to be part of their ecosystem, pero kung you already have some of their products, medyo madali na para sa inyo. Ngayon, yung charging and battery capacity ng Huawei Nova 8i, meron po siyang 4,300 mAh and capable of 66 watt of Huawei Super Charge. 4,300 is actually not bad. Pwede naman na guys. It's your typical value battery that you get from mid-range devices. Although, yun nga lang guys, yung charging speed niya sobrang taas talaga to the point that you can fully charge the Huawei Nova 8i in just 38 minutes. So, yung claim ni Huawei na 38 minutes, I tried it and totoo naman guys, it was 38 minutes, minsan naman 39 minutes. Naglalaro lang sa ganong number, so what they promise is also what you get. The battery lasts throughout the day, probably dahil din naman guys, hindi AMOLED yung kanyang display and wala siyang higher refresh rate para mamroblema tayo sa pagkakaroon ng 4,300 mAh. Isa pa, optimized naman yung chipset na ginamit sa kanya. Yun nga lang guys, kahit na optimized siya, medyo may kababaan talaga yung chipset compared sa competitors na meron itong Huawei Nova 8i. The Huawei Nova 8i uses a Qualcomm Snapdragon 662 chipset paired with an 8GB of RAM na mayroong 128GB of internal storage, which honestly I think is a good and efficient enough chipset naman. I find it a bit old. Medyo matagal na kasi tong chipset na to guys, and most smartphones na gumagamit ng chipset na to ay yung mga entry-level smartphones. Pero hindi naman ibig sabihin nito guys, no, na hindi naman capable yung chipset na ginamit sa kanya. I was still able to play Asphalt 9, Mobile Legends, and other games. And playing those games, fluid enough naman guys. Yun nga lang, if you are planning to game katulad guys ng Genshin Impact, hindi siya masyadong playable sa phone na to. Ngayon, ang tanong dito, no, should you or shouldn't you buy the bagong, ang konyo natin, no, the bago, the new Huawei Nova 8i. I do think the Huawei Nova 8i is a fair choice naman, guys, for those people na naghahanap ng phone na may large display, fast charging. Actually, no, guys, for its price range, siya yung may pinakamabilis na charging speed with a capable enough set of cameras. Napansin ko rin with its design, parang perfect talaga siya for the millennials or sa mga Gen Zs natin dyan who love to share their passion lalo na sa photography, edgeless display, and yung kanyang colorful design. Siguro guys, the Huawei Nova 8i or even the 8 or the whole 8 series, it really appeals to those people who really are intended to be part of the Huawei ecosystem. Especially guys, na yung Huawei ecosystem is seamlessly interconnected. So yeah, if you are already guys invested in the Huawei gear, this is definitely worth a look. Anyway, that's it. Again, it's your Tagal Mary and see you on our next video. Bye guys!